syempre, in-expect ko na this year, 2018, ang different kasi sabi ko is yun nga, lahat ng tao na sumama sa camp, hindi sila nag-e-expect ng something na greater sa pagdating sa place. Pero talagang alam mo lahat, hindi expect na hindi sa Lord in a different way talaga sa buhay nila. Nahinintay ko nga ito, panahon na ito. Kasi sobrang dami ng trials na nangyayari sa buhay ko ngayon. Ito yung gift ni Lord sa akin ngayong summer. Baga ma-renew lahat. Diba, the presence of the Lord, there is goodness. Pinaka-tumatak sa akin ng out-of-the-box question sa pastora, ayong bote sa family. Yung family namin, naging maayos lahat ng nangyayari. Tutulong ng Panginoon. Tsaka, para sa akin, itong camp na ito, isang pinaka-magalitan na nangyayari sa buhay ko. Na-feel ko nung makakasama ulit ako sa year camp na ito. Siyempre, overjoyed. Ibang feeling kasi panibagong learnings na naman. Panibagong experience with the Holy Spirit yung mararanasan ko. Tapos yung favorite kong part is yung pag talagang sama-sama talaga nagpupuri yung mga tao. Kasi nakikita mo na one voice sila, one spirit, unity talaga. Tapos favorite ko rin yung paglalaro. Camp na team building, meron kaming team na larong Pinoy. So lahat ng larong Pinoy, pinasok namin, pero syempre with a twist para hindi nila expected kung anong gagawin nila. Dahil team building nga yun, nagkaroon ako ng mga bagong kaibigan, nagkaroon ng mga bagong tools na probably other branches. Tapos, doon ko rin nakita na ano yun, parang nagkaroon din ng unity yung bawat isa. Even na iba talaga kami magkakilala personally. Masarap lang sa parang doon na, oo, nandun yung laro, nandun yung tawanan. Pero nagkaroon ng ano yun, nandun yung spirit ni Lord. Tapos, yun yung nagbigay ng, ng oneness sa bawat isa. This is Shalom Mind for Year Camp 2018. This will be an all-out breakthrough. Pero yun nga, isa sa natutunan ko talaga, yung pagiging obedient ni Noah, puso niya na paglapit sa Panginoon, ay talagang dapat na i-practice natin sa ngayon hanggang makita natin yung Word na mukhaan. Sobrang yung iyak ko kasi ramdam ko na niyayakap niya ako ulit. Ayun na, huwag kami susuko kasi kami yung generation na kung saan isinuhos ng Panginoon yung mga kakayanan namin na maging lingkod ng Panginoon.